tuwang-tuwa ang mga KAKAMPINK dahil nilangaw daw si PBBM sa UN General Assembly. Kwento pa ng mga supporters ni LENI ROBREDO, nag-walkout daw ang mga UN delegates habang nag-i-speech si President Bongbong Marcos. Pero nabuking ang kanilang panda dahil lumutang din ang picture ni Noynoy Aquino habang nagsasalita ito noon sa UNGA. Sinagot din sila ni Joey na isang Duterte at Marcos supporter. Para sa kanya, dapat mag-research at mag-level up ng discussion ang mga KAKAMPINK. Let's talk about UNGA 2022. Matapos ang matagumpay na speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly ngayong taong ito, nagpakalat ang anti-Marcos ng mga malisyosong propaganda kagaya nito. 96% of seats were empty daw. May mga nagsasabi din na nag-walkout daw ang mga tao kay BBM. May mga nagsasabi na the Philippines may have forgotten but the world had not. So basically, gusto nilang palabasin na ang buong mundo ay Marcos hater. Ano ba ang katotohanan sa claim na to? Kung gusto mong i-verify kung totoo ang claim na ito o hindi, ang una mong gagawin ay i-check ang schedule ng United Nations General Assembly. Ito ang schedule ng speeches nung araw na nagsalita si BBM. Mauuna si Honduras, susunod si Philippines, susunod si Lithuania. So kung matinukan tao, iti-check mo ang crowd size ni Honduras, ni Philippines at ni Lithuania. Napakadaling gawin ito dahil may YouTube channel ang United Nations. Pero dahil ang daming tamad mag-check, ako nang gagawa para sa inyo. Assembly will hear an address by Her Excellency Iris Siomara Castro Samienta, President of the Republic of Honduras. Oh, ayan, ganito karami yung crowd nung tinawag si Honduras para magsalita sa UNGA. Ito naman yung kay BBM, pero kung mapapansin ninyo, hindi to long shot. At ito naman ang kay Lithuania. So ang tanong, sino ang magwo-walk out para kay BBM kung wala namang crowd kay Honduras? O paggawa talaga kayo ng kwento. Ngayon, base sa na-verify natin na crowd size ni Honduras, Philippines at Lithuania, makikita natin na ang 5th plenary meeting ay hindi talaga crowded. Imbis na pag-usapan natin ang mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa international community, ang inatupag nitong mga to ay magpakalat ng mga malisyosong balita. Paalala ko lang, presidente niyo rin si BBM ha. At pag napapahiya si BBM sa international community, napapahiya ang Pilipinas. At yun yung bagay na hindi nyo dapat kinakatuwa. Kasi Pilipino rin kayo. Bakit hindi natin pag-usapan ng mga issues na ni-raise ni Pangulong Bongbong Marcos before the international community? Because that's more important than the crowd size. He talked about climate justice, development of advanced technologies, and how our society and political order is catching up with it. He talked about geopolitical polarities, inequalities and inequities among and within nations. He talked about the importance of solidarity. He talked about sustainability and how we should secure our food and ensure renewable source of energy. He talked about the importance of science in solving our world problems. Pagkatapos kayo, ang makikita ninyo, crowd size. Ano ba naman yan? Level up naman! Throw some real criticisms!